Kumusta po kayo mga ginigiliw kong tagapakinig? Muli po ay narito tayo para sa isa na namang kwento ng kababalaghan. At tulad po ng dati ay hangad ko pong lagi na sana'y abutan po kayo ng pagtatangal na ito na nasa mabuti pong kalagayan, ligtas sa anumang uri ng kapahamakan at karamdaman. Magandang gabi po sa inyong lahat, Sir PB. Itago mo na lang po ako sa palayaw na Tino. Ipinanganak po ako at lumaki sa probinsya. At itong ibabahagi ko pong kwento sa inyo ay totoo pong nangyari. Magsasyam na taong gulang po ako nang ito ay maganap. Nagkayayaan po kami noon ng pinsan ko na magpunta sa nakatatanda niyang kapatid na nakatira sa kabilang sitio. Doon kasi ito nakapangasawa at doon na rin sila nanirahan. Ang pakay talaga namin noon ay para hiramin ang isa sa mga inaalagaan nitong kabayo. Halos 3 kilometro din noon yung nilakad namin para lang makarating sa kanila. Pagdating namin sa bahay nila ay nanlumo talaga kaming magpinsan. Dahil sa walang tao ang bahay nila at nakasara. Nagpasya kaming maghintay muna doon sa pagbabakasakaling dumating na sila. Pero mahigit isang oras na ay wala pa rin. Kung kaya, nagdesisyon na kaming umuwi. Mag-aalauna na nang kami ay umalis. At dahil sa gutom na kami, pagkatanghalian na, ay umakyat na lang ang pinsang ko ng buko. At yun sana ang aming kakainin. Pero nung nasa itaas na siya ng puno ng nyog, ay dali-dali rin itong bumaba at kitang-kita ko yung takot sa kanyang mukha. Hinawakan niya ako sa kamay at hinila. Nagtago kami sa masukal na bahagi malapit sa puno ng nyog na kanyang inakyat. Sa pagtataka ko ay nagtanong ako sa kanya. Sinenyasan naman niya ako na huwag maingay. At sa mahinang tinig ay sinabi niya sa akin na mayroon daw aswang. Nagulat ako sa sinabi niyang iyon. Pagkat katanghali ang tapat noon. Pero kinabahan talaga ako dahil sa kanyang sinabi. Maya-maya ay may nakita nga akong isang tao na bumababa sa kabilang puno ng nyog. Para itong wala sa kanyang sarili. Napahinto-hinto sa kanyang paglakad. Bahagya itong nakayoko at nakadipa pa ang dalawa niyang kamay. Napagkaminsan ay kanya iyong ikinakalmot-kalmot pa sa hangin. Kaya medyo nabawasan yung takot ko. Dahil sa naisip kong baka lasing lang iyon. Pero nagimbal ako ang bahagya itong humarap sa aming direksyon. At nakita ko yung nakakatakot nitong mukha. Busal sa lang bibig nito na nakalabas ang mahaba at matutulis niyang mga ngipin. Dahil doon ay napasiksik talaga ako ng gusto sa pinsan ko at napapikit. Makaraang ilang sandali ay naramdaman kong kinakalabit na ako ng pinsan ko. Kung kaya, napadilat na ako ng aking mga mata. Wala na doon yung aswang. At sinabihan niya ako na tumayo na at umalis na kami doon sa lugar. Mula noon, ay iniwasan ko nang sumama sa kanya
sa tuwing yayayain niya ako magpunta sa ibang lugar. Nadala talaga ako dahil sa nakakatakot na naranasan naming iyon. At hindi na rin ako nagpapaabot ng gabi sa labas ng aming bahay. Kumusta po kayong lahat? Tawagin mo na lang po ako sa palayaw na Maymay, Sir PB. At itong ibabahagi kong kwento ay nangyari noong high school pa kami doon sa aming probinsya. Minsan po ay nagkayayaan kami ng mga kaklase ko na gawin yung project namin sa bahay ng isa naming kamag-aral na kasama namin sa grupo. Kaya pagkatapos ng klase namin ay dumiretso kami sa bahay nila at doon gumawa. Bali lima kaming lahat noon. Habang gumagawa kami ng aming proyekto ay dinalhan kami ng lumpia ng nanay ng kaklase namin. Nagtitinda kasi ito ng mga pangmeryenda. Kaya tumigil muna kaming sandali. Inihinto na muna namin yung aming ginagawa at kumain. Pero may napansin ako sa isa naming kaklase na itago na lang natin sa pangalang Joyce. Dahil nang manghingi pa kami ng dagdag na bawang para sa sawsawan ng lumpia, ay nakita kong natakot ito. At nabakas ko kaagad yung pag-aalala sa kanyang mukha. At napansin ko rin na talagang iwas na iwas ito. Lalo na nang kumuha pa ng asin ng isa naming kaklase. Hanggang sa bigla na itong nagpaalam at sinabing biglang sumama ang kanyang pakiramdam. Nang nakauwi na ako sa bahay ay ikinuwento ko kay nanay yung aking napansing kakaibang ikinilos nung kamag-aral namin. At nagulat ako sa ikinuwento sa akin ng nanay ko. Sabi niya, may lahing aswang ang pamilya nila Joyce. Mga bata pa lang daw sila noon nang unang pumutok ang balita na nakita ang lolo nito na nag-anyong baboy at sumuhot sa silong ng bahay ng isa nilang kababaryo at inaswang nito yung buntis na asawa. Pero mariin naman iyong itinanggi nila. At dahil sa ang nakakita at nagkalat ng istorya ay isang lasing, kung kaya marami din ang hindi naniwala. At kabilang ang pamilya nila nanay sa mga taong hindi naniwala ukol sa balibalitang may lahing aswang ang pamilya nila Joyce. Pero nang minsang naglalakad siya pa uwi sa kanila matapos mangahoy, ay nakasalubong ni nanay sa daan yung lolo ni Joyce. Humarang talaga ito sa kanyang daraanan. At napansin niya kaagad na nanlilisik ang mga mata nitong nakatitig sa kanya ng masama. Humihingal ito at dahan-dahang humaba ang mga buhok. Nakasabay din noon yung pag-usbong ng mahaba nitong mga kuko. Sa takot ay nabitawang bigla ni nanay yung kanyang mga ipinangahoy. Pero bigla na lang niyang naramdaman ang pagtapik sa kanyang balikat ng isa niyang pinsan at tinanong siya nito kung anong kanyang ginagawa doon. At nang ibaling niyang muli ang tingin sa harapan ay nawala na doon yung lolo ni Joyce. Kaya mula noon ay naniwala na si nanay na totoo ngang may lahing aswang ang pamilya nito.
dahil sa mga ipinagtapat sa akin ni nanay, ay iniwasan ko na rin si Joyce. Natakot kasi ako. Pero agad naman niya iyong napansin at kanya akong kinumpronta. Hindi ko naman sinabi kaagad sa kanya yung totoong dahilan. Sinabi ko kay Joyce na masyado lang akong abala sa napakaraming gawain. Naisip ko kasi na baka mas lalo pa itong magalit kapag nalaman niya kung ano ang totoo. Minsan na naglalakad akong mag-isa pauwi ng bahay namin galing sa aming paaralan, ay napansin kong tila mayroong sumusunod sa akin. Kung kaya nga panay ang lingon ko noon sa aking likuran. Pahinto-hinto din ako sa paglakad at napapatingin din sa magkabila kong gilid, pati na rin sa mga punong naroon. Pero wala naman akong nakikitang iba. Nagpatuloy ako, pero nakarinig ako ng yabag at malapit na iyon sa akin. Kung kaya, muli akong huminto upang tingnan at lingunin iyon. Pero wala pa rin akong nakita. Ngunit laking gulat ko nang pagharap kong muli ay naroon na si Joyce at nakatingin sa akin. Titig na titig siya at hindi gumagalaw. Bigla akong kinabahan. Pero naglakas loob pa rin akong magtanong sa kanya kung bakit siya naroon at kung ano ang kanyang kailangan. Hindi ito kaagad nakasagot. Napatuloy lang na nakatingin sa akin. Nangahakbang na ako para maglakad na muli, ay tsaka ito biglang nagsalita at sinabing gusto niya akong makausap. Tinanong niya ako kung alam ko na raw ba ang tungkol sa lihim nila. Bigla akong napaisip. Nag-isip ako ng maaari kong idahilan sa kanya. Pero inunahan na niya ako na akin na lang daw sabihin ang totoo. Dahil doon, kung kaya hindi na rin ako nagpanggap pa, sinabi ko sa kanya na marami naman sa mga kababaryo namin ang nakakaalam na tungkol sa kanilang lihim. Lalo na yung mga matatagal na at matatanda sa aming lugar. Napansin kong tila na bigla siya sa aking sinabi, na para bang hindi niya inaasahan na masasabi ko yon sa kanya. Ilang segundo ang lumipas bago ito muling nakapagsalita. Sinabi niyang sa aming magkakaklase ay tanging ako lang naman daw ang umiiwas na sa kanya, kaya hindi raw totoo yung sinasabi ko. Binalaan niya ako na kung ano man yung nalalaman ko tungkol sa lihim ng kanilang pamilya ay sarilinin ko na lang daw at wag nang ipagkalat pa. At dahil sa sinabi niyang iyon ay parang nagpanting naman ang aking tenga, dahil para niya akong ginawang chismosa at hindi ako ganong klaseng tao. Kaya sinabi kong hindi ako yung tipo ng tao na mahilig mang himaso sa buhay ng ibang tao. Sinabi ko sa kanyang wala akong pakialam tungkol sa kanilang pamilya at iniwan ko na ito. Pero kinagabihan noon ay bigla na lang akong inapoy ng lagnat. Hindi na nga ako nakakain ng hapunan dahil sa nawalan ako ng gana. At sa tuwing ipipikit ko yung aking mga mata ay aking nakikita si Joyce. Pumabalik sa aking alaala yung naging pag-uusap namin. Pero sa panaginip ko ay biglang nagbago yung kanyang anyo at kanya akong inatake. Pakailang ulit akong nagising dahil sa bangungot na iyon.
sa pag-aalala ng mga magulang ko, ay ipinatawag na nila nanay yung manggagamot sa aming lugar. Pero bago pa ito makapaso ng bahay namin, ay may nakainkwentro na kagad ito. Natumanggi naman ito sa amin na sabihin kung sino. Pero malakas ang kutob ko na maaring isa iyon sa pamilya nila Joyce. At alam ko rin na isa sa kanila ang dahilan ng biglaan kong pagkakasakit. Kahit anong pilit na gawin ng mga magulang ko, ay hindi sa kanila inamin o manggagamot kung sino ang gumawa. Humingi pa nga ito ng paumanhin sa amin dahil ayaw lang daw niyang lumala pa ang lahat, pagkat alam niyang gaganti talaga ang tatay ko. Nakontra naman iyon o manggagamot at kanya akong napagaling. Makaraan ang dalawang araw, natatandaan kong araw iyon ng Sabado, nang dumating si tatay at mayroon itong iniabot sa akin. Sabi niya, mabisang pangontra umano iyon sa mga aswang. Isa iyong matigas na bagay na napabalot ng telang kulay pula. May tali iyon at kanya iyong itinali sa bewang ko. Pagka Lunes, pagpasok ko sa paaralan, ay napansin kong hindi man lang makalapit sa akin si Joyce, at hindi rin ito makatingin sa akin. Kaya gumawa ako ng sulat at ipinaabot ko na lamang sa isa naming kamag-aral. Sinabi ko kay Joyce na alam ko kung ano ang kanilang ginawa sa akin. Binantaan ko ito na lubayan na ako at ang pamilya namin dahil hindi kami papayag na basta ganunin lang nila kami. Sinabi kong gaganti at gaganti ang pamilya namin. Mula noon ay hindi na ako muli pang ginambala ni Joyce, hanggang sa magtapos na kami sa high school. Nagpa-Maynila sila at doon na siya nag-aral. Nang magkita kaming muli ni Joyce, ay kapwa na kami may pamilya. Pareho na kaming may mga anak. Nagbakasyon sila noon sa probinsya namin dahil piyesta. Una niya akong nginitian, kaya gumanti naman ako ng ngiti sa kanya. Hanggang sa bigla siyang lumapit sa akin at nangamusta. Nagtaka ako dahil nagawa niyang mahawakan yung kamay ko kahit suot ko noon sa bewang yung aking pangontra. At napansin pala niya yung pagtataka ko, kaya sinabi niyang nakawala na siya sa sumpa. Hindi na raw siya ganon, na ang ibig niyang sabihin sa akin ay hindi na siya aswang. Kaya napahigpit yung pagkakahawak ko sa kanyang kamay bilang pagbati ko sa kanya. Marami kami na pag-usapan ukol sa bagay-bagay, at naging masaya naman yung aming pag-uusap. Hanggang ngayon ay nagkakausap pa kami kahit sa Maynila na siya nakatira. Naging malapit ang pamilya naming dalawa. Naging ninang at ninong pa nga sila nung bunso naming anak. Dito po pansamantalang nagtatapos ang ating programa. At sana po'y inyong nagustuhan ang kwentong ating itinampok sa pagkakataong ito. Sana po ay patuloy niyo pang subaybayan ang mga susunod pa nating kwento. Maraming maraming salamat po, at hanggang sa muli.